Kakapasok lang, exposed na Kong Marcoleta. Binasag ang katotohanan, Rafi Tulfo, Evelisa Tamba na huli na. Bakit may mga ganun talagang lumalabas? Ayan, syempre, itong balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para makabisita kayo sa kanyang channel at maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento tungkol dito sa video na ating mapapanood ngayon at bibigyan ng reaksyon. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ang reaksyon ng balitang ito. Pasok! Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umanay balita, Senator Rafi Tulfo, hindi na nakaporma pa matapos tila harap-harapang binira ni Congressman Rodante Marcoleta. Mga kabulastuga ni Senator Rafi Tulfo tila inilantad. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bago video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, sa isang pahayag kay Congressman Rodante Marcoleta ay tila walang habas ito sa pangangaral kay Senator Rafi Tulfo matapos ang pagdamay niya sa ilang kongresista na sinisisi di umano sa patuloy na pagdaas sa singil ng kuryente. Ayun pa kay Congressman Marcoleta, mukha wala di umanong ginawa si Rafi Tulfo kundi manisi ng kapwa public official nito kahit wala naman raw siyang alam sa kung ano ang pinag-uusapan nilang mga kongresista. Si Senator Rafi, no, lagi siyang nai-issue sa kung sino-sino yung sinisisi niya. Ang dami yung sinisisi, mga teacher, PTA, pau lawyers, kongresista. Bakit naman ganun? Si Senator Rafi talaga, oo, lahat inaaway sa kanilang isinasagawang hearing. At si Senator Rafi Tulfo raw ang chairman ng Committee on Department of Energy. Bakit hindi raw ito magsiyasat at gumawa ng sariling investigasyon kung mayroon itong agam-agam sa ginagawang hearing ng kongresista? Ano nga raw ang silbi nito bilang chairman ng nasabing committee kung wala itong gagawin? Pagpapayo pa nito, huwag raw puro akusasyon at turo ng turo si Tulfo, lalo't wala naman raw itong alam. Matapang din itong hinamon si Senator Rafi Tulfo na makipag-debate sa kanya sa kahit saang platform, TV man o sa mga vlogs nito. Nakuha, kita mo si Attorney Acosta. Yan, isa na siya, nakita natin na sumama ang loob dahil sa nagawa ni Senator Rafi. Dahil nga naman dun sa pagsasalita ng salitang bobo, di ba? Na talagang hindi rin naman maganda sa pandinig, no? Lalong-lalo na hindi talaga minimension ni Senator Rafi kung sino yung abogadong sinasabihan niya ng ganun. Kung sino yung abogado o mga abogado. No, syempre, ibig sabihin nun, kung nagsalita siya ng ganun sa mga pau lawyers, syempre, ibig sabihin parang lahat sila dun. Diba? Kailangan kasi kapag ikaw ay magbibitaw ng salita, i-pinpoint mo na, wala nang pasapasakalye kung sino talaga yung dapat birhin. Yun talaga, no, para malaman ng lahat kung sino at mabigyan ng legal na aksyon. Ngayon, eto naman sa Congress, hinamon naman ni Kong Marcoleta si Senator Rafi ng isang debate. Ito maganda to. Kapag nangyari tong debating to, no, Senator Rafi versus Marcoleta. Kayo mga katunay, gusto niyo ba yung ganon? Para mapag-usapan ang tungkol sa DITC sa kuryente, binigyang diin din ito na dapat aralin muna ni Senator Rafi Tulfo ng maigi ang mga impormasyon dahil ayaw nitong mamislead ang sambayan ng Pilipino. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinain at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, thanks Kong Marcoleta for bringing
maraming disap. Marami dyan kasi na politiko, walang bayag para pagsabihan siya. Go back to your program where you belong only. Ikaw dapat Marcoleta ang tumakbong senador. Sayang, hindi mo itinuloy nung nakaraan. Sana kung Marcoleta, pagbigyan mo kami sa susunod na eleksyon, ay senador na ang takbuhin mo. Buong barangay namin sa'yo ang boto. O nga pala, no, umatras siya nung nakaraang eleksyon si Kong Marcoleta. Pero malay nyo, bigla siyang tumakbo ngayong eleksyon na to, di ba? Support ako kay Kong Marcoleta. Kung ikaw ang chairman, dapat ikaw ang una na magbigay ng mga suggestion kung paano ayusin ang problema at susuportahan mo ang mga taong nag-e-effort na ma-solve ang problema. Hindi babatikusin mo na wala ka namang ginawa samantalang ikaw ang chairman. Masyadong mataas ang tingin ni Rafi Tulfo sa sarili niya. Makatakot kung iyan ang maging presidente. Sobrang masakit magsalita. Akala siya lang ang mabuti at tumutulong sa mahihirap. Kung yun ang mahirap eh. Kapag sobrang sakit mo magsalita, kumbaga kapag wala kang sapat na basihan, no, doon sa sinasabihan mo, no, tapos magbibitaw ka ng hindi magagandang salita, is masakit talaga 'yun. 'Di ba? Katulad nga doon minsan sa ibang mga programa niya nga sa Rafi Tulfo in Action, napapanood ko 'yun. Okay naman yung iba, pero yung iba is parang masyado nang nagiging exage yung nangyayaring pagsasalita niya, pang-ano niya dun sa mga ano, 'di ba? Kung syempre parang kung utusan ganto na, oy, kailangan ganto, ganto, ganyan. At saka yung mga akusasyon, no, katulad nito, no, yan sa mga congressman na parang nilalahat. Talagang ay malasakit yan. Loto nga, wala siyang napanagot kahit malinaw na mandaraya. Kung Rodante Marcoleta lang talagang nag-iisip. Yun lang, no, yung sa loto, sa PCSO, isa kasarapan ng unang-una is talagang ipinakita na talagang pasugod. No, talagang laban kong laban. Tapos marami nang nagtaka nung bandang kalagitnaan na, nung umiinit na yung issue na yon, ay biglang tumahimik ang alon. Yan, no? Tsaka yung siya ang chairman dyan eh, sa kuryente na yan. Dyan siya na electricity, ba, yun na yun. No? Dapat siya ang nag-iimbestiga talaga dyan. No, kung isa siya doon, talaga sa chairman nga, 'di ba? At isa pa, amo niya naman si Pangilinan. 'Di ba? Si Manny Pangilinan ang may-ari ng ano, ng Meralco. Kung ano 'yung nagiging problema sa kuryente, 'yun ang kausapin niyo. Hindi talaga, 'di ba? Eh, siyempre, 'yung may-ari ang nakaka-knows noon. Oh, kung bakit ganun ang nangyayari? Bakit hindi ano, hindi kausapin, hindi anuhin eh. Hindi ko naman sinasabing awayin ha. Pwede naman siya magtanong, di ba? Hindi naman siya magtanong eh. Isa, banatan niyo po si Tulfo ng matauhan sa kanyang mga kayabangan. End quote. Paghamon ni Marcoleta. Ayun, si Sir dito Padong, po kay Rafi Tulfo. Na sila ay magkaroon ng diskusyon, no? Tingil po rito sa... hindi po makakapayag si Marcoleta na pagbintangan sila o yung lower house, House of Representative, pagbintangan sila ni Rafi Tulfo na sila yung hindi naglagay, no, ng DICT project. So, okay, punta na po tayo rito, no. Ito po yung sinasabi natin. Hinamon na po ni Marcoleta. Alam po ninyo, parang ramdam ko yung paghamon ni Marcoleta, punong-puno na kay Tulfo eh. Ito po yung mga binitawan, ilan natandaan natin sa mga binitawan ni Marcoleta. Kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ako. Kung po pa, hindi sa... Antindi yun, ha? Antindi nito. Yung pinaparatangan niya po yung mga congressman. Grabe po paratang ni Marcoleta. Ito po, kinakailangan sagutin to ni Rafi Tulfo, no? Ha? Grabe po yung pinaparatang. Kung gusto ni Rafi Tulfo, magdiskusyon sila. Hinahamon pa nga niya kahit po sa vlog na ni Rafi Tulfo. Kasi wala naman daw vlog si Marcoleta eh. Kumbaga, hinahamon na ni Marcoleta mismo sa home court na ni Tulfo. Kung ano yung platform na... Masanay din si Tulfo is, o sige, dito tayo maglaban. Matindi yan, no? Patalinuhan ang laban dyan. Di
para sa akin ha, kung sino talaga yung matapang yun ang mananaig dyan. At kung sino talaga yung totoong may katwiran. Kahit sa sarili mong channel, rapitol po. Tita mo, papasok pa mismo si Marcoleta sa mismong channel. Ako ha? Ahamon ka ni Marcoleta, dyan nyo pagdiskusyonan. Dyan mo bintangan. Atapang atao, hindi atakbo si Marcoleta. Naku, Senator Rapi ha, matindi yan ha. Nagbibintangan ka ni Marcoleta ngayon. Ang sinasabi ni Marcoleta, wala ka naman palang pondong iniligay dyan. Kasi sinisisi niya, ha, sa problema natin ng internet, yung DICT, hindi raw nila binadgetan ng mga congressman. Sabi ni Marcoleta, kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ko. Englishin natin, differentiate me from the others. Ang tindi po nun, no? Ang tindi po nun. Tapos hinamon niya ng diskusyon. Patunayan mo na nagbigay ka ng pondo sa DICT. Sa madaling salita, ang punot dulo nito, sinisisi mo yung Kongreso kung bakit walang budget yung DICT. Eh, ikaw mismo, sinabi mo na nagbigay ka. Nung inimbestigahan ni Marcoleta, yung sinasabi ni Tulfo na binigay niya, hindi pala pondo na galing sa kanya. Kung hindi, yung DNR yata, nakalimutan ko na kung anong ahensya, ay kukunan niya ng 500 million na ilalagay sa DICT. Hindi naman pumayag yung mga kapwa niya, senador. Sa madaling salita, wala pong budget na binigay si Tulpo doon sa DICT. Wala, wala pala ha. Kumbaga salita na salita, wala naman palang binibigay. Tindi ng hamon na yan. Matitindi mga akusasyon sa'yo. Isa pa. Bigat. Ikaw. No? Ikaw, Rapi Tulpo. Sabi niya, Senator Rapi Tulpo. Kumbaga ano eh. Ang lakas-lakas mong kumain. Wala ka naman palang ambag. Diba, parang ganun yun eh. No? Minsan may mga tropa tayong ganun eh. Kung sino pa yung walang ambag, siya yung malakas kumain. Alam niyo, mga iibig ko sabihin, mga katunay. Ipo. Ay ang energy. Ha? Head ng energy committee. Mm. Ano na ang nagawa mo para mapababa ang kuryente? Ayun. O tayo mag-usap, sabi ni Marcoleta. No? Ano, kino-question niya, ano na ang ginawa mo para mapababa yung kuryente? Dapat... Oo nga, medyo hindi niya itinatopic yun ni Rapi. Alam niyo, alam kay Senator, ha? Napakadami talagang problema. Yes, ang dami-dami. Madami siyang problemang binabangga. Kaso nga lang yung mga problema na yon is hindi naman dapat pinoproblema kasi maayos naman yon. Gaya ng PTA, uulitin ko, wala namang problema yon kasi ang laki din ang naitutulong nun sa mga estudyante. No? At saka kusang loob naman yon ng mga magulang. Diba wala naman dapat problemahin kung sino man ang lumalabag sa masyadong sumusobra sa PTA, yung talagang puwersahang naniningil, eh di yun ang parusahan. Pero yung PTA na yan is talagang nakakatulong. At pangalawa, yung sa attorney's office nga, doon sa PAW, na sinasabihan na bobo, ganito, o sino man yun, na umaabuso rin sa tungkulin niya doon sa PAW, dapat nirerekta niya na rin. No, hindi niya na parang binablind item pa. Tapos eto naman sa mga congressman, ah, diba, inaano niya rin, no? Kinukundina niya rin. Ngayon, ang kulang kasi dyan, hindi niya masyadong tinatapik yung tungkol sa pagtaas ng kuryente nga naman. Hindi kasi, Senator Rapi, ha? No, Senator? Yung kuryente talaga natin ngayon is talagang grabe. Alam naman natin ngayon, tag-init. Mas lalong magmamahal ang kuryente dahil ang mga aircon 24/7. Diba? Siyempre, yung mga naka-aircon yan, may mga kaya sa buhay yan. Pero yung mga kababayan natin na alam natin na bukas ang ventilador, ganito, ganyan, ganyan. Tapos alam natin na hindi naman ganun kaalwal ang buhay. Yung taas ng kuryente na nangyayari, imbis na mapupunta yung ibang sweldo nila para sa pamilya nila, is mapupunta sa pagbabayad ng kuryente. Hindi siya mapababa. Bakit hindi yun ang mapagtuunan mo ng pansin? Bakit hindi yun ang birahin mo? Bakit hindi yun ang anuhin mo? Batikusin talaga. Kung bakit tumataas ang kuryente, bakit hindi mapababa
ang kuryente. So, sino ba yun? Sino ba ang may-ari ng... Bakit hindi yun tanungin? Hindi na, wag na natin anuhin na batikusin o ano yun. Tanungin na lang, dahil ropa pips namang... Diba? Yun ang nagiging butas kasi ng mga tao. Oh. Kaysa kung ano-ano yung mga problema, 'di ba? Ang daming problema natin ngayon sa bansa natin, ang daming problema ng mga kababayan natin na mas maganda yung makita nyo. Gaya kay Honti, si Kibuloy ang pinoproblema, yung mga Duterte ang pinoproblema, samantalang ang daming problema ng bansa natin na dapat harapin. So ikaw naman senator, talagang bilib naman ako nung una eh, 'di ba? Tumutulong ka, 'di ba? Ang daming problema din. No? Na malalalim, gaya nga niyang kuryente na yan. Paano natin re-resolbahin yung taas ng pagsingil sa kuryente na pinoproblema ng mga kababayan natin? Di ba? Kung yan ang itatopic mo, malamang ang daming natuwa. Tayong magdiskusyon. Dahil ako rin ang energy, sabi niya. Tayong dalawa mag-usap para mapababa natin ang kuryente. Ito nyo, mga simpleng patama po yan. Alam niyo po kung bakit? Yung pong may-ari po ng PLDT at saka ng Meralco, wag na po natin pangalanan na si Manny Pangilinan. Ay, siya rin may-ari ng News 5. TV 5. Ayun. Na kung saan? Doon siya. Ay, mayroon programa. Sila po tulipo yung action. Hindi, pwede naman natin palabasin na ano, wag na kang batikusin eh, wag nang anuhin. Tanungin na lang, kunwari, boss, bakit ba mahal ang kuryente mo? Parang ganun na lang, no? Para may mapaliwanag naman ako sa kanila, 'di ba? Pwede namang daanin sa magandang usapan. Mali mong salita. Kasi ganito 'yan, kaya mahal ang kuryente natin. Ito ang sabihin mo sa kanila. Ah, 'di ba? Wag yung ikaw, ganto ganyan. Bakit tumataas? Siyempre, baka matanggal yung programa sa may pinagsamahan naman eh. Pwede naman niyang tanungin. Hindi naman masamang magtanong. Siguro hindi naman siya ipapakulong ni Pangilinan. Diba? Kasi nga naman, pag nagtatanong kayo, iba pinapakulong pag nagtatanong. Eh, ropa pips naman sila. Kumbaga, pag tropa mo naman, di naman tayo talo. Pwede ka naman magtanong sa akin. Sige, tanong mo. Ah, diba? Para mapaliwanag niya, meron siyang masasabi sa mga tao. Ah, diba? Kung bakit mahal. Napag-uugnay-ugnay natin, ha? Pwede nyo pong pag-ugnay-ugnayin ng matino, no? Hindi yung chismis na pag-ugnay-ugnay. Okay. Sa madaling salita, kawawa to si Tulpo, halimbawa pong nakipag-debate. Pag nakaharap sila ni Marco, Marco Leta. Parang nakinikinip ako na eh, no? Na may-ari ng PLDT, may-ari ng Meralco, may-ari ng Smart, at saka may-ari ng TV5 ay si wag na natin pangalanan na si Manny Pangilina. Na kung saan ay patuloy na si Rapi Tulpo ay patuloy na anong tawag dyan? Magbo-broadcast ang kanyang RTIA. Okay. yun yung sinasabi natin na baka sabihin niyo naman, no, ito kasi maraming magsabi ng ganito. Eh, hinahamon mo si Tulpo, sabihin niyo. Nang debate si Pangulong Marcos nga nung marami rin naghamon. Yeah? Marami rin naghamon kay actually hindi debate ang hamon ni Marcoleta kasi kung debate eh malamang diskusyonan lang, diskusyonan. Mm. Pero ganun din. At least magkakalinawan na. Eh, paano yan, Badong? Kung ikatwira ni Rapi Tulpo, si PBBM nga, ang daming humamon ng debate. Pwede namang hindi makipag-debate. Oo. Oh, yeah. Pwede yung ikatwira nyo. Hindi, ha? Inunahan ko na eh. Okay. Si, ano po, si PBBM, tama po yun. Hindi po siya nakipag-debate nung panahon na siya ay tumatakbo sa presidente. Mm. Kasi pag ikaw naman ay presidente, hindi ka naman makikipag-debate. Hindi po parte ng trabaho ng presidente ng Pilipinas yung pakikipag-debate. Mm. Samantala, ang pagiging senador at congressman ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na trabaho.
yung debate. Oh, nakikita ka natin, napapanood natin. Kaya wala pong katwiran. At ang sinasabi naman po, hindi naman po simpleng debate. No? Ang sinasabi po, ang hamon sa'yo, mag-diskusyonan lang kayo. Lugi na nga si Marcoleta dahil hindi naman po inahamon na sa neutral ground. Sa vlog mo pa. Yung mga staff mo nakataligid. So, payag pa rin kung pupunta siya sa ABC5. Sa home base mismo, no? Kung saan ka available. Gusto nang niya mapakita, ha? Gusto niyang itanong sa'yo, alam mo ba yung mga pinagsasabi mo? Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre, natunghayan natin ang video yon na yung nagsasalita na yun na si Sir Badong Aratulay. Syempre, supportahan nyo din ang kanyang channel, mga katunay. Kayo, mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ating napanood ngayon? Kanino kayo kung sakaling magharap sila sa isang debate, no? Sa diskusyonan, ayan. Marcoleta ba o Rafi Tulfo? Aba. Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.